Ramdam ni Jing Badagwas ang bawat galaw ng presyo ng bilihin ngayon, lalo't mahina ang kita ng kanyang sari-sari store. Sana puluwagan naman tayo dahil mahirap talaga. Maraming magugutom, lalo yung kagaya naming naghahanap buhay, nagbi-business, matumal, ubod ng tumal. Para naman sa tinderang si Liza, kahit ano pa mang presyo ng bilihin, malaking problema pa rin ang kawalan ng kakayahang mamili ng mga tao dahil walang pera. Usually sa mga presyong dagupan na bangus, 140, 130, mura na po talaga yan. Kaso lang hindi pa rin abot kaya ng iba nating mamamayan dahil nga yung iba walang budget, walang trabaho, kulang sa sweldo. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, mura nga ang presyo ni Liza dahil ang prevailing market price ng bangus ay nasa 160 na mula 150 noong nakaraang linggo. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumibilis ang pagtaas ng presyo ng isda habang nananatiling mataas ang inflation ng karne dahil sa epekto ng African swine fever sa supply ng karneng baboy. Buti na lang mababa ang presyo ng gulay at bigas. Ang galaw sa presyo ng pagkain ay nakatulong para panatiliin ang overall inflation ng Pilipinas sa 4.5%. 3 buwan nang nakapako ang inflation sa antas na ito, mas mataas ito sa target range ng Bangko Sentral na 2-4%. Ibig sabihin, pataas pa rin ang direksyon ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng PSA na bababa na ang inflation rate sa mga susunod na buwan. Ang ating presyo sa mga bilihin, particular bigas, fruits and vegetables, negative din. Ito ay nakikita namin mag-contribute sa downward movement ng inflation. However, yung risk talaga ay yung ating petroleum products, fuels in particular, kasi nakita namin yung pagdaas. Ito ay magkakaroon ng impact doon sa iba't ibang commodity groups. So right now, the trend is that, of course, the last 3 months, it's the same. We don't see a downward movement. Ayon naman kay Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno, hindi pa nakikita ang epekto ng pagbaba ng taripa sa imported pork sa datos nitong Mayo, pero umaasa sila na makakatulong ito sa pagdagdag ng supply ng karneng baboy at pagbaba ng presyo nito. Dagdag pa ng isang ekonomista, makakatulong din ang lakas ng piso kontra dolyar ngayon. Dahil malakas ang piso, mas marami ang mabibili nito na bigas at karne sa global market. Nagsimula na rin ang pagluwag ng quarantine conditions sa National Capital Region para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya. Warren De Guzman, ABS-CBN News.